sa inyo tuwing Sabado, alas 7 hanggang alas 9 ng umaga, mula sa himpilan ng DZDG 96.7 Destiny Radio. Trabaho Sabado! Sabado. Mula sa newsroom ng 96.7 FM, Destiny Radio, sumasa inyo ang Balitang Saturday! Ang ulo ng mga balita ngayong Saturday, July 27, 738 schools ipinagpaliban ang pagbubukas ng klase. Death toll kay Karina habagat pumalo sa 34. Matinding pagulan ni Karina habagat senyales ng La Nina sang-ayon sa pag-asa. Polvoron video pinapatake down ng PNP-ACG. Pangulong Marcos pinaghahanda ng LGUs sa susunod pang mga pagbaha. Lalaki timbog sa illegal na pagkakatay ng baboy. Dengue awareness mas pinaigting sa lungsod ng Tayabas. Maggugulay sa Lucena Public Market, umaaray dahil sa matumal na benta. Ligap sa mamamayan, libreng gamutan nagtungo sa Balisin Island. Quezon Deaf Community Chilling Brothers binigyang pagkilala ng sangguniang panaliwigan sa pangunguna ni Vice Governor Third Akla. Ang mahalagang editorial sa araw na ito mula sa Pilipino Star ngayon, panganib ng leptospirosis. Ngayon sa detalye ng mga balitang Saturday, maantala ang pagbubukas ng klase ng 738 public schools sa apat na rehiyon sa bansa na itinakda sa Hulyo 29, araw ng Lunes, bunsod ng mga pinaslang o pinsalang idinulot ng habagat at bagyong Karina ayon sa DepEd. Inihayag na rin ni DepEd Secretary Angara na hindi niya pipilitin na magbukas ng klase ang mga nasalantang paaralan. Sa kanyang post sa X nitong Biyernes, kanyang binanggit ang datos mula sa Second Congressional Commission on Education na nagpapakita na ang mga mag-aaral ay na-miss ang tinatayang 53 days ng pagtuturo mula sa 180 days sa school year noong nakaraang school year dahil na rin sa weather-related events. Sa datos mula sa Disaster Risk Reduction and Management Service ng DepEd na ibinahagi noong Biyernes, nasa 246 schools ang binaha sa panlalasa ng bagyo ng habagat, habang hindi bababa sa 64 naman na mga paaralan ang kasalukuyang ginagamit bilang mga evacuation centers. Nauna nang inihayag ni Angara na habang ang ilang mga paaralan ay kailangang ipagpaliban ang kanilang pagsimula ng klase upang matapos ang paglilinis, hindi siya magdideklara ng postponement ng mga klase upang payagan ng mga paaralan na may minimal hanggang zero na pinsala na magpatuloy gaya ng nakatakda. Nito lamang Hulyo 25, nasa 90 eskwelahan ang napinsala na kakailanganin ng halagang 630 million pesos para sa pagsasayos.
Una nang sinabi ng Pangulong Kagalang-galang Bongbong Marcos na hangga't maaari ay kailangan magtuloy ang pagbubukas ng mga klase sa Hulyo 29, bagamat batid niya na mayroong mga paaralan na hindi magagamit. Sa kabila nito ay sinabi ng Pangulo na ipinaubaya pa rin niya sa mga lokal na mga heads o chiefs ng mga paaralan ang pagpapasya kung itutuloy ang pagbubukas ng klase sa araw ng Lunes. Pumalo naman sa 34 na katao ang nasawi sa hambalos ng Bagyong Karina at Southwest Monsoon o Habagat. Sa ulat ng PNP, dahilan ng pagkasawi ng biktima ay pagkalunod, pagguho ng lupa, pagkakuryente at pagbagsak ng mga puno. Sa kalabarso na lamang, sinabi ng Police Region Office 4A na 12 katao ang naiulat na namatay, kabilang ang 5 sa Batangas, 4 sa Rizal at 3 sa Cavite. Nasa 2 katao naman ang nawawala sa Cavite at Rizal at 6 na iba pa ang sugatan. Sa Metro Manila, sinabi ng NCR Police Office na 11 katao ang nasawi, kabilang ang tigda-3 sa Maynila, Quezon City, at 1 naman sa Malabon, Valenzuela, San Juan, Mandaluyong, at Pasay, at 8 ang sugatan sa Quezon City. Samantalang sa Central Luzon, sinabi ng Police General Office 3 na 9 ang naiulat na namatay, kabilang ang 6 sa Bulacan at 3 sa Pampanga. 2 ang nawawala sa Bataan at Zambales. Naapektuhan ng Habagat, Karina at Bochoy ang kabuuang 1,319,467 persons o 299,340 families sa lahat ng rehiyon sa bansa, maliban sa Eastern Visayas, sangayon sa updated na ulat ng NDRRMNC. Sa mga apektadong populasyon, 211,396 persons o 53,414 families ang nananatili sa mga evacuation centers. May kabuuang 315 houses ang nasirang tuluyan. Sa agrikultura, umakyat naman sa 9,706,852 pesos ang pisala, habang sa infrastruktura, 1,298,974 ang nasira. Dineklara ang state of calamity sa Cavite, Pinamalayan at Bacoor sa Oriental Mindoro, San Andres, sa Romblon, Jose Abad Santos sa Davao Occidental, Kabakhan at Bikit, sa Cotabato, Bataan, Bulacan, Cavite, Batangas at Metro Manila. Sa ngayon, nasa 61,338,767 pesos ang tulong na inibigay sa mga biktima sangayon sa NDRRMC. Ating tunghayan ngayon ang balitang lokal na sangayon sa balita, isang lalaki timbog sa illegal na pagkakatay ng baboy mula sa labas ng impilan. Ang ulat na yan ay magmumula kay Gigi Bedenilla. Gigi, come in please. Timbog ang lalaki matapos maaktuhan na illegal na nagkakatay ng baboy sa Barangay Lita, Tayabas City nitong Huwebes, Hulyo 25. Sa ikinasang strike operation ng pinagsamang puwersa na Tayabas City LGU at Tayabas City MPS, on the spot na nakita ng mga otoridad ang akmang pagkatay ng akusado sa isang 200 kilogram na baboy kung kaya't agaran itong ginuli. Kinumpiska ng mga otoridad ang baboy mula sa individual bago ito inilibing sa slaughterhouse ng lungsod. Samantala, papatawa naman ng karampatang kaparusahan ng lalaki dahil sa paglabag sa Meat Inspection Code of the Philippines kasabay ng pagpapaalala sa publiko na i-report sa kinauukulan kung sakaling may ilegal na aktibidad sa kanilang lugar. Gigi Medinilla nag-uulat para sa balitang sa 3A. Thank you, Gigi Medinilla.
Patuloy ang ating balitang lokal. Mga magugulay sa Lucena Public Market, umaaray dahil sa matumal na benta. Ang balitang yan ay magmula kay Vel Marasigan sa labas ng Hipilan. Vel, come in please. Dumadaing ang ilang magugulay sa Lucena City Public Market dahil sa matumal na bentahan magmula nang lumipat sila sa annex building ng nasabing pamilihan. Ayon sa isa sa mga nagtitinda rito, Hulyo 1 nang pinalipat sila ng pwesto, halos 2 linggo nang nakakaraan, subalit hanggang ngayon ay matumal pa rin ang kanilang benta dahil nalalayuan umano ang mga consumer. Malaking pagkakaiba rin umano ang kinikita nila sa dati nilang pwesto kumpara sa ngayon. Samantala, isinasaayos ang naturang vegetable section upang hindi kung saan saan nakapwesto ang mga magugulay sa nasabing pamilihan. Vel Marasigan, nag-uulat para sa Balitang Saturday. Maraming salamat, Vel Marasigan. Inihayag ng PAGASA na maituturing na precursory sign ng La Nina ang matinding pag-ulan na dulot ng habagat na pinalakas ng bagyong Karina. Sang-ayon kay Annalisa Solis, Chief ng Climate Monitoring and Prediction Section ng PAGASA, ito ang kanilang minomonitor sa ngayon. Sinabi nito sa Climate Forum na habang ang kasalukuyang mga kondisyones ay ENZO neutral, kung saan wala ang La Nina o El Nino, ang kasalukuyang mga patterns ng panahon ay nagpapahiwatig na ang La Nina ay maaaring papalapit na. Sinabi ni Solis na mayroong 70% na posibilidad na mag-develop ang La Nina sa panahon ng Agosto, Setyembre at Oktubre. Sa pakikipag-ugnay naman ng PNP Anti-Cybercrime Group sa Department of Information, Communications and Technology para ipa-take down ang kumalat na video ng isang lalaking nagpapanggap na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nakita sa aktong gumagamit umano ng droga. Kasabay nito ay nanawagan din si PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jen Vajardo sa publiko na huwag i-share ang naturang video dahil lumabas sa investigasyon na ito ay peke. Sa isinasigawang forensic investigation, kapwa inihayag ng PNP at ng NBI na ang lalaking nakita sa video na sumisinghot ng pinaniniwala ang cocaine ay hindi si Pangulong Marcos. Sa pamamagitan ng tinatawag na DeepWare Artificial Intelligence Detection Tool, gamit ang multiple algorithms, sinabi ni PNP Director General Cariaga na manapatunayang peke ang video na ginawa sa pamamagitan ng AI. Aniya, malaki ang pagkakaiba ng facial features ng Pangulo sa hindi kilalang lalaki sa video, partikular ang sukat ng tenga at hugis ng mata, ilong at sideburns. Ating muling balikan ang balitang lokal, Dengue Awareness, mas pinaigting sa lungsod ng Tayabas. Ang balitang yan ay mula kay Gigi Medinilla. Gigi, please come in. Isinagawa sa Putol Elementary School, Tayabas City, ang launching ng installation ng Olicet Net at anti-mosquito equipment sa mga paaralang pang-elementarya sa nasabing bayan. Layunin na naturang aktibidad na bigyan ng kamalayan ang mga punong barangay, PTA officers at kinatawan ng mga paaralan patungkol sa delikadong dulot ng dengue sa komunidad at paaralan. Ayon sa Tayabas City Health Office, umaakyat muli ang kaso ng dengue sa nasabing bayan mula na magsimula ang tag-ulan kung saan ilan sa mga barangay na apektado ay tulad ng Barangay Isabang, Wakas at Kalumpang. Gigi Medinilla, nag-uulat para sa Balitang Saturday. Maraming salamat, Gigi Medinilla. Patuloy ang pagtanggap natin ng balitang lokal, lingap sa mamamayan, libreng gamutan, nagtungo sa Balisin Island. Ang mahalagang balitang yan ay magmumula kay Bert Abrigo. Bert, please come in. Pamaginan ang commitment ng pamalang panlalawigan sa mamamayan ng Quezon
ang mga ginagawa nilang programa katulad ng medical and surgical caravan. Yan ang naging pahayag ni Vice Governor Third Alcala sa isinagawang caravan sa Barangay Balisin sa Polillo, Quezon. Anya, mismo ang Kapitolyo na ang lumalapit sa tao para sa kanilang mga pangangailangan. Pagtugon at pagtupad sa amin pong sinisigaw at yan naman po'y hango na rin sa kagustuhan po ng ating mga kalalawigan. Gusto nila, yung Kapitolyo madaling mahawakan, malapitan, yung madali nang mahinga ng tulong. Medyo malayo nga po yung Lucena, dahil doon po yung ating Kapitolyo. Paano po sila pupunta doon? Pamasahe pangalan ko, problema na. So ang atin po, tayo na po ang pumupunta, dito na po. Lahat po ng pangangailangan ninyo, sabihin nyo na. Lahat po ng problema, nang nalalaban po natin, ang nagagawa ng paraan sa lahat. So it's a commitment, it's a pact with the people and the provincial government. Samantala, ayon naman kay Dr. Kim Tan, ang kumatawan kay Governor Dr. Helen Tan, malayo man o malapit kapag kailangan ng kanilang mga kababayan, ay kanila itong pupuntahan. Alam niyo, itong Quezon nga, madami kasi tayong kalalawigan na hindi talaga nahihirapan silang kumuha ng mga services kasi malayo, may dagat, tatawi, nasa bundok. So itong ginagawa natin naman, basta may tao, dadalhin natin ang servisyo kahit pa sa sulok-sulok, kasulok-sulokan pa ng Quezon yan, ibibigay natin. So hindi naman bago sa atin to. So tayo ay araw-araw halos na nagsiservisyo para sa tao. Basta tuloy-tuloy lang tayo hanggat may kailangan, hanggat may hinihingi sila, ibibigay natin. Bert Abrigo nag-uulat para sa DZDG 96.7 Destiny Radio at your service. Maraming salamat, Bert Abrigo. Pinaghahandaan ni Pangulong Marcos ang national at local governments sa mga susunod pang mga malalakas na pag-ulan na magdudulot ng pagbaha dahil sa epekto ng La Nina. Ginawa ng Pangulo ang direktiba sa sitwasyon o situation briefing sa Mauban, Quezon na isa sa mga grabing naapektuhan ng Bagyong Karina at habagat sa lalawigan ng Quezon. Sa ulat naman na Department of Interior and Local Government o DILG, Secretary Abalos kay Marcos, lumalabas na ang munisipalidad ng Agdangan sa Quezon ay matinding tinamaan ng magkakasunod na bagyong Aghon, Karina at Habagat. Tinatayang 986 families o 4,324 individuals ang naapektuhan ng Karina at pansamantalang nanunuluyan sa kanilang mga kamag-anak o mga kaibigan. Na paralisi rin ng bagyo ang mga dangungan sa Rial, Infanta, Polillo, Patnanukan, Humalig at Bordeos. Hiniling ng Pangulong Marcos na suriin ang mga mahalagang pagbabago sa mga patterns ng pagbaha sa lalawigan dahil ang mga flood control projects anya ay mga proyekto na tutugon sa pagbaha noon paman. Kaagad namang nagtungo ang Pangulo sa Kaintarizal para mamahagi ng ayuda sa mga residente doon na naapektuhan din ng bagyong Karina at Habagat. Ating pakinggan mula sa labas ng pila ng isa pang balitang lokal, anak sinaksak ng ama. Kamen Bel Marasigan. Sugatan ng isang lalaki matapos itong saksakin ng kanyang sariling ama sa barangay sa Bangkanluran, Katanawan, Quezon itong Miyerkules, Hulyo 24. Ayon sa report, nagiinuman o manunoon ang mag-ama kasama ang isa pang kapatid ng biktima nang magkaroon ng pagtatalo kung saan bigla na lamang sinaksak ng suspect ang biktima sa tiyan at kaliwang braso gamit ang bolo. Dahil dito, isinugod sa ospital ang biktima para malapatan ng lunas. Samantala, nasa kustudiyan ng mga otoridad ang suspect habang patuloy ang sinasagawang imbestigasyon hinggil sa insidente. Vel Marasigan, nag-uulat para sa Balitang Saturday. Maraming salamat, Vel Marasigan. Muling magbabalik si Bert sa kanyang report na Quezon Deaf Community Chilean Brothers binigyang pagkilala ng sangguniang panlalawigan sa pangunguna ni Vice Governor Third Alcala. Bert, come in please. Sa pagpapaigting ng mas maayos at maunlad na lalawigan ng Quezon sa usaping legislatura,
ginanap ay 106 na pangkaraniwang pulong na sangguni ang panlalawigan. Napagtibay ang ilang mga executive orders sa ginanap na pulong, kabilang na ang pagbibigay ng 28,810,000 pesos na tulong pinansyal para sa mga mangingisda, magsasaka at iba pang mga mamamayan na naapektuhan ng El Nino. Ayon kay Vice Governor Third Alcala na siyang presiding officer, aprobado rin ang ordinansa ng Bayan ng Pagbilao na nag-aatas ang curfew hours para sa mga bata o minor de edad na mula alas 9 ng gabi hanggang alas 4 ng umaga. Kalakip nito ang paghuli sa mga bata na lalabag sa ordinansa at kailangang sunduin ang kanilang mga magulang. Samantala, kinilala naman ang Quezon Deaf Community Shilin Bros na nagkamit ng unang pwesto sa kauna-unahang National Men's and Women's 3-on-3 Basketball Tournament ng Deaf Association of Quezon Province. Ayon pa kay Vice Governor Alcala, asahan ang patuloy na pagsuri at pag-aproba ng sangguniang panlalawigan ng Quezon sa mga bagong kautusan, ordinansa at resolusyon na magbibigay ng tulong sa patuloy na pag-unlad ng lalawigan sa mga darating na sesyon. Bert Abrigo nag-uulat para sa DZDG 96.7 Destiny Radio at your service. Maraming salamat, Bert Abrigo. Ating tunghayan ngayon ang mahalagang editorial ng Filipino Star ngayon. Bumaha sa Metro Manila at maraming lugar sa bansa noong Miyerkules dahil sa bagyong Karina at Habagat. Magdamag na umulan at nagmistulang na ulit ang undoy. Naging dagat na naman ang Metro Manila at maraming pati na rin mga hayop ang nagakyatan sa bubong ng kanilang bahay para makaiwas sa nag-aalimpuyong baha. Maraming na-stranded, mga kababayan. Ang iba, sinuong hanggang dibdib na baha para makauwi lamang. Ang isang kinatatakutan sa ngayon, mga kaibigan, ay ang pagdami ng kaso ng leptospirosis, kasunod ng malawakang baha, kontaminado ng ihi ng daga, at iba pang hayop ang tubig baha. Kapag ang isang tao na lumusong sa baha ay may sugat sa binti at hita, dito magdaraan ang virus na tinatawag na leptospira. Kadalasang 5 hanggang 14 na araw bago lumabas ang mga sintomas ng leptospirosis na kinabibilangan ng makakaranas ng lagnat, panginginig ng katawan, pananakit ng binti, kalamnan at kasukasuan, pamumula ng mga mata, paninilaw ng balat, pananakit ng ulo at kulay tsaa ang ihi. Kapag lumabas ang mga sintomas na nabanggit, agarang magtungo na, mga kababayan, sa doktor. Sinabi ng DOH Secretary Herbosa noong Huwebes sa isang press conference na posibleng magsulputan ang kaso ng leptospirosis sa mga susunod na linggo. Kapag dumami ng dumami ang kaso, saka raw nila iseset up ang leptospirosis lane. Sang-ayon sa DOH, mula Enero hanggang Hulyo at 13, may kabuuang 1,258 kaso na ng leptospirosis ang naitala sa buong bansa at 133 ang namatay. Naitala ang pagtataas ng mga kaso ng leptospirosis sa Mimaropa, Eastern at Western Visayas, Caraga, Zamboanga Peninsula, Soksarjan, Northern Mindanao. Sinabi pa ng DOH na sila ay nagdeklara ng Code White Alert sa leptospirosis. Kabilang sa mga isinailalim nila sa Code White Alert ang lahat ng regional offices, centers for health development sa buong bansa at ang Ministry of Health sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Karaniwang tinatamaan ng leptospirosis ay mga bata, mga kababayan. Maraming bata ang nagtatampisaw sa baha. Noong Huwebes, maraming bata ang ginawang swimming pool ang underpass sa Quezon Boulevard at dumadive at sumisisid pa sila. Ganun din sa Espanya Boulevard, wala silang takot na nakaasa ng abang panganib na nakamamatay na leptospirosis.
Paalaala sa mga magulang, mga kababayan, nabantayan ang mga anak na huwag maglunoy sa baha na kontaminado ng ihi ng daga. Paalalawakin pa ng DOH ang kampanya sa leptospirosis upang maipaalam nito sa mamamayan. Marami pang salat ang kaalaman tungkol sa nakamamatay na leptospirosis. Sa mga nakalipas na sandali, mga kaibigan, ay sumainyong muli ang Balitang Saturday. Aking pong nakasama sa pagbabalita ay ang aming Program Director, Gretz Reyes, sa Technical Department, Paulo Guanyo. At sa mga reporters, nagpapasalamat tayo kina Gigi Medinilla, Vel Marasigan at Bert Abrigo. Ito po naman ang inyong communicator, ang inyong tagapagbalita, Romy Villanueva Iluna. Nagpapasalamat. Good morning! Good morning! What a wonderful day! Saturday, July... Gretz. 27. Gusto ko lang nang malaman nila na nandiyan kayo. Siyempre kasama ko rito sa studio si Program Director Gretz Reyes, the singer, and magiging konsehal ng Tea Basa. At siyempre sa Technical Department, kasama ko naman ang kamag-anak ni Pia Guanyo, Paulo Guanyo. At masaya ko pong sasalubungin itong aking guest sa ngayon. May interviewin tayong magandang lalaki na nagsisilbi sa bayan sa pamamagitan ng pagsilbi ng kanyang pinatutunayan ng ating iinumin ay yung malinis at maligtas sa anumang bakterya. Yan po ay si Engineer Lennon Cadiente ng LeadServe Analytical Laboratory. Okay. Alas 7.33 ang oras na yan. Handog sa inyo ng CA Copy Center for all your printing needs and general merchandise. Bueno, magandang umaga po sa lahat ng sumusubaybay sa atin tuwing araw ng Sabado. O ito mula sa New Mexico. Unahin natin yung napakalayong New Mexico. Nakikinig, Brother Judd, sabi niya, good morning, watching from New Mexico, Nini Montero. At yan din, sina Gigi Hilutin. Diyan sa Quezon City, sina Dali Villaseñor. At siyempre diyan sa Elizalde family ng Las Piñas at sa Kabikulan, Marhay na Aga sa Indong Gabos, mga tugang. Hulyo 27 po ang ating pecha. At kayo po'y sumusubaybay hanggang mamaya po. Pagtsakaan niyo po ako hanggang alas 9 ng umaga sa trabaho, Sabado. Nasaan ba si Mr. Yaho? Natutulog na naman yata. Nasaan ka? Bakit ayaw niya? Digrets na naman. Yahoo! Yun, kinakailangan pala dalawang beses. Bueno, alas 7.34 na po. Hindi natin sasayangin ang ating oras sapagkat kayo pong mga nag-aalmusal sa ngayon. Alam kong kayo iinom ng tubig. Dapat ang tubig ay malinis po. Yung ating iinuming tubig. Lalo na ngayon, nagbahaan, nagbagyo. At sa Metro Manila, lalo tigit, apektado. No, ha? Dito sa atin, sa lungsod ng Lucena, sa lungsod ng Tayabas, palagay ko'y okay naman ang servisyo ng Prime Water. Anong waterworks niyo sa Tayabas City, Miss Gretz? Prime water din po. Ah, ganun baga. Prime water din pala, no? Ayos ba, prime ba naman ang service sa inyo? Ba't yun natawa? Anong gamit mong mikropono? Guest 2? Ay, wala po. Ah, wala? Ako sa tech booth.
Ah, okay. Pero kinig ka ba sa ere? I'm not sure. Ah, nun. Nasa sa isang corner eh. Aking program director. At masipag na taga-Tayabas. Isang singer. At aking tinataguyod na maging konsehal ng Tayabas City. Ayos o, Gretz? Ayos ba? kay Mother Nisa, good morning po sa inyo. Kay Mother Nisa, kay Ate V. Santos, Vilma Santos, ng Pagbilao. Gayun din naman, siyempre, kay Tia Pia Guanyo ni Paolo. Meron na ako dalawang artistang tagapakinig dito eh. Pia Guanyo, Vilma Santos. Ayos! Good morning sa lahat ng mga Pilipino na sa ngayon, dati-dati Gretz, ikaw ay nagkakautang ng 138,000 pesos sa ngayon sa Bureau of the Treasury. Aba, itong nakalipas na linggo, nabasa ko, nandito at hawak-hawak ko ang ebidensya, nabawasan ng kaunti ang iyong utang. Ang utang ng isang bawat Pilipino ha, sa ngayon ha, sa mga sumandaling ito, ay 128,455 pesos na lamang, Gretz. Nabawasan ng konti, ano? Di, dadami na yung dolyares mong limang dolyar. Okay. Kaya at mga kaibigan, ang ating pong sabi dito sa isang column ng ni Iris Gonzalez ng Inquirer, aba, ay sa ngayon po ay theoretically ay ang utang po natin ay 15 million or 15.347 trillion. Oh, each of the estimated 119.9 million Filipinos. Sa ngayon pala, Gretz, ang tamang statistika sa ngayon sa Bureau of the Treasury at sa pinalabas na rin ng PSA, tayo pala ngayon ay 119.9 million Pilipinos sa ngayon. Na dito ang walang trabaho, ilang porsyento? Alam mo ba, Gretz? Kung walang porsyento, walang trabaho? Hindi ko po sure, but na-check. Hindi mo na-check. Hindi bale. Kung ilan sa ngayon, mga kaibigan, ang marami nang nagsisipag-almusal, subalit ang iba kawaawa naman, nagsusumika pa lamang ng mga dilihensya upang merong ipakain sa kanyang pamilya. Merong katakot-takot ang nasa lamesa at kay saganang sagana. Subalit, meron po naman tayong mga kapitbahay, mga kababayang nagdurusa at sa ngayon ay naninimdim sa kanilang kalagayan pagkat ano, walang trabaho si ama. Oh, yan po ang at ano, pagkain, yung forced hang, ano yun? Forced poverty, bang tawagin yun? O, yung bang wala ka na magawa, kundi, matulog ng kumakalamang sikmura, kumukulong sikmura. Ay, eto pa, nagkakautang ka pa ng 128,455 pesos. Yan po ay foreign and domestic creditor. O, kita mo, yan ang utang natin. Alas 7! 39 sa buong republika. Handog sa inyo ng CA Coffee Center. At kasama rin po natin dyan maglilingkod ang ilang pa nating mga kaibigang piperma na. Ayos. Bueno. Ayos na po ang intro na yan. At, nasa atin na pong piling. Itong si Engineer Lennon Cadiente ng Leadserve Analytical Laboratory. At ito pong aming interview na ito ay may kinalaman. Sandali, binigyan ako ng statistics ni Gretz. Ang unemployment rate ng Pilipinas sa ngayon ay bumaba ng 4.1% nitong Mayo mula sa 4.3% sa corresponding year last year ng Mayo last year. Bumaba ng konti kung ganoon. No? Kaya sa number of unemployed persons, ito ay unemployed ha, tama. Nasa isip po nga ito 2.11 million nitong Mayo mga kaibigan. Kaya sa ngayon ay yan, tumataas pa. Nagiging
O kaya sa ngayon, mga kaibigan, biro mo yan. Itong gawa-awa natin mga kaibigan, mga kababayan ito. Meron dyan, may pagkain na, ayaw-ayaw pa. Ay, wala akong gana. Eh, ang nandun ay bacon. Meron pang itlog na pinirito. Ikaw, Gretz, anong breakfast mo kanina? Wala pa po. Ay, ba, ano, nagdala ko sa'yo ng isang pine, ano, isang apple. Yan. At yan ay on the side ay nilabong itlog. At saka bigla mong hihigupan ng isang masarap na Mark Choco mula sa Mark Cafe. Meron ba? Ha? Wala na? Abaiti na po ka naman. Hindi bale. Okay. Ito pong interview natin ito kay Engineer Lennon Cadiente ay dahil po dun sa... when was that, Engineer? Could you please, meron na sa microphone, Gretz? Yes po. Pwede na. Sige, bigyan natin ng pagkataon si Brad Lennon na bumati sa ating mga tagapag-subaybay, tagapakinig. Go on, please. Yes, ayos na. Magandang umaga, Judge Romy. Magandang umaga po sa mga nakikinig ng DCDG Destiny Radio. Yes. At... ano nga itong naging proyekto nyo nung itong memorandum of agreement? Ito yung kanino nga ninyo sa ano? Sinong anong agency ang inyong kausap dito? Yeah, Jeremy, ano, 3 weeks ago, nakatanggap kami ng tawag mula sa division office ng Lucena City kay Nurse Ivan. Oh, okay. So, nung naging... anong pangalan niya? Si Nurse ano, Ivan Tolentino. Ivan Tolentino. Okay. Judge, nung binerify namin kung totoo nga na hindi scam yung tawag na nag-invite for donation, yes, o contribution para sa Brigada Eskwela. Brigada, yes. So, nakipag-meeting kami nung Monday. Mm-hmm. Friday tumawag, Monday kami pumunta. And then nung nalaman namin ang requirement ng DepEd Lucena City, and then yung mga immediate na pwedeng gawin, nagbalangkas agad kami ng programa sa LEADSERV. Ito may title na LEADSERV Initiative, Servant-led Initiative, Ensuring Safe Water in Schools. Okay. 2024. Okay. So ang magkakasama doon, Judge, ay yung apat na objective namin. Water testing campaign, mm-hmm, educational and awareness, capacity building, and yeah, emergency response. Yes. Ngayon, yan na nga, nasa screen. Opo, nanggawa kami ng ano, Judge Romy, nanggawa kami ng letter sa division sa office kay Ma'am Susan Oribiana to invite her. Yes. Kung papayag sila na sa aming offer na kami magtetest ng mga public schools sa Lucena City. At mm-hmm, sa awa naman po ng Diyos ay pinagbigyan kami ng divisions office ng Lucena City. Okay. Aling particular na eskwelahan ang inyong tinest ng tubig inumin? Ito, Judge, ay ano, sa mga public schools ng Lucena City. So, yes. 58 ang ating target. Mm-hmm. Twice a year. Yes. So, nag-alat kami, Judge, ng ano, ng mga 120 free samples, pre-testing para sa kanila sakaling magkaroon sila ng problema, retesting, libre pa rin. Basta lang, Judge Romy, magkaroon tayo ng idea kung ano yung baseline ng ating ano, water quality sa Lucena City. Yes. At itong okay ba? Itong ano, testing na ito, ibig sabihin, libre na pinagkakaloob ng LEADSERV Analytical Laboratory? Judge Romy, ano, mukhang sa on the face value, parang libre, pero meron po tayong mga collaboration sa ibang mga scientists na nagbigay sa amin ng mga reagents na mangyayari, parang libre lang yung aming paggamit ng equipment, libre ang paggamit ng human resources, yes, transportation. Ang nangyari, Judge, ano, parang libre na nga po buong taon na requirement nila. Okay. Napaganda. What a plausible project ang ginagawa ng LEADSERV Analytical Laboratory. Itong inyong laboratoryong ito ay natatayo dyan sa diversion. Ano, di ba? Judge Romy, yes po. Ano nga? Ano, Mayuwi ba? Mayuwi, Judge Romy, Mayuwi. Barangay Mayuwi. Kami pahay lang tayo, Judge Romy, dito. Ah, yes. Okay. So, ito ba kinakailangan eh, ilang beses sa isang taon dapat i-test ang tubig inumin? Required po daw sa requirement ng DepEd,
kailangan daw po nila ng twice a year. Okay. Bago magsimula ang pasukan and then sa kalagitnaan po. Oh, so June at saka ano, bandang target po natin dyan siya, February. February, yes. Okay. Yeah, tama-tama yan. Nang sa ganun, ito ay nang matiyak natin, naligtas itong ating mga elementary pupils o mga estudyante sa ano, ligtas na inumin nila sa kanilang paaralan. Tama po yan, Judge. Okay. Doon sa ano, doon sa MOA na 'yon, yan ba ay ano, ano, magtatagal ng for one year only or ano, paano ba? Yes, Romy, yung duration po ng partnership na makakatanggap ang public school ng libreng test ay good for the school year 2024 hanggang 2025. Ayun. At ito ba ay, ano, kumbaga, ang national, itong sa DepEd, ito ba ginagawa niya sa ibang lugar? Ito po, Judge, ay ano, requirement sa base sa Philippine National Standard for Drinking Water, hindi lang po dapat school ang nagtetest nito. Mm-hmm. Ito po yung mga institution building, yes, hotel, condominium, restaurant, fast food. Mm-hmm. Ay mangyari lang po na talagang napakalaking bagay na, ng ligtas sa tubig para sa inumin ng mga estudyante. At marami po kami mga school, mm-hmm, din na mga kliyente, yes, na nagpapatest sa amin monthly. Monthly. Mas okay. Mas marami silang tinetest. Lahat po ng kanilang drinking station, drinking fountain sa school ay tinetest po nila. Ah, yes. At dito sa Inverga, ito po ay nagpapatest sa atin ng ano, ng quarterly test. Okay. Kaya po nung nagbigay ng notice ang DepEd for the need na testing ng waters opening, syempre kami po ay nag-invite sa kanila na ano, na kunin yung ano, yung aming serbisyo. Yan, yung LeadServe Analytical Laboratory. Kung ganoon, ang Inverga University ay isang kliyente ng ano, ng LeadServe. Opo, nagpapasalamat. Very good. Inverga University sa kanilang ano, sa kanilang patuloy na pagtitiwala sa amin, at kami po ay nagbibigay ng assurance na ang kanilang mga drinking fountain ay nag-check po regularly. Yun. Sana ito ay pamarisan din ng ilang ng iba pang mga universidad, mga paaralan dito sa lungsod ng Lucena. Ito namang LeadServe, hindi naman Lucena lang yung pagsiservisyo yan eh. Buong Quezon at maaaring sa Karating Lalawigan, pwede ka pa rin, di ba? Ang LeadServe, Engineer Lennon. Opo, Judge Romy, lahat po ng lugar na pwedeng matakbo ng transportation within 8 hours, mm-hmm, from the facility ay amin pong binibigyan ng serbisyo. Medyo malabak na po yung nararating ng LeadServe. Papasalamat kami sa mga patuloy na tumatangkilik at mga nakikipag-partner po sa LeadServe. Basta ikaw ay kapartner ng DCDJ, maniwala ka, Engineer Lennon, at sila ay ano, tatalima sa iyong sa inyong imbitasyon na kayo lamang itawagin sa inyong ano, sa inyong opisina. Ano nga bang telepono ng LeadServe? Judge, pwede po kaming ma-contact sa 0919-084-7109, at available po yung aming Facebook page at website. Kami po ay ano, laging nakaabang sa inyong mga mensahe at sumasagot po agad ang aming mga staff doon. Iyon. Ganun eh. Itong nagkaroon ng tagbaha, ano, nagbagyo, yan ba ay nakaka-apekto rin? Halimbawa, merong mga leak ang mga ano, mga tubo. 'Di ba? Baka pasukin ng tubig baha. Yeah, meron ka na bang experience ang inyong LeadServe laboratory na dapat din ay nakikipag-ugnayan ang ano, water, no, water system or whatever, itong halimbawa ay prime water. Yan ba 'yung nakikipag-ugnayan sa inyo? Opo, kasama po sa serbisyo na binibigay po ng mga hindi lamang po ng LeadServe kundi lahat ng DOH accredited testing laboratory ang maging handa sa panahon ng sakuna, at meron po tayo available na quick test, mga 24-hour test, eh malalaman na po kung ang
yeah, inumin ang emergency supply water ay maaring inumin. Okay. Meron din pong mga supply ang ating mga local government unit, mga city health, municipal health offices ng ganitong examination. At kami po ay nakahanda rin sa ganitong mga sitwasyon. Oh, sapagkat sa ngayon naglipa na yung mga, di ba, itong mga water, ano, itong mga tindahan ng tubig, ano, na they are, ano, alleging that, yun, mineral or spring water, whatever. Ayan ba'y dapat ding ano, i-test muna sa inyong laboratorio? Opo, Judge Romy. Hindi lamang po sa amin, marami po available pa na laboratory. Pero ang kagandahan po nito, meron tayong independent body na mag-assure na ang consumer na tumatangkilik sa mga water refilling station ay nakakakuha ng kung ano ang kanilang binili na safe drinking water. Kami po ay nagche-check ng mga water refilling station dito sa Lucena City at sa iba pang mga lugar. Gayun din po ang mga restaurant, Judge Romy, mga fast food, tsaka yung mga karinderya, Judge Romy, na napatisip po sa amin. Tama. Oo, yun ang numero uno eh. Pagkat yung mga karinderya, yung mga turu-turu lamang, eh, nandyan ang numero unong dapat masigurado nating malinis sa tubig, ano? Opo, Judge Romy. Aba, eh, pag hindi malinis ang tubig, ano, anong bakterya ang unang nakikita riyan? Judge Romy, marami pong bakterya na makikita sa tubig at marami po dito ang pathogenic. Yun. Sabalit ang ating pong tinetest ay ano po, ay E. coli and coliform. Mm-hmm. Ang tanong ko nga po, Judge Romy, bakit isa lang? Bakit isang klase ng pamilya lang ng mikrobyo ang ating tinetest? Yun na nga yun. Opo. Oh. Ang dahilan po nito ay ito po ay bioindicator na kung meron tayong contamination galing sa intestine ng hayop, dahil po nakatira yung mga E. coli sa intestine ng hayop, eh, pag present po siya sa tubig, isabihin may contamination po. Yeah. Hindi po ibig sabihin na E. coli lang po tinest natin, ay E. coli lang ang ating makikita. Ibig sabihin po, meron pong indication na maaring may ibang organism din po na naroon. Yun. Yan bang ano, yung mineral or spring water or whatever, yan ba yung bottled oras na binuksan mo, meron ba diyang, meron bang how many days ay hindi mo na pwedeng inumin na ano, Lennon? Yes, Romy, kung technically speaking po, kung halimbawa safe naman yung water, kumbaga patay yung mikrobyo bago i-bottle, nakasilyado po yung botelya, matagal po bago masira ito kung wala pong leak na mangyayari. Okay. Mm-hmm. Meron ba tayo diyang Paolo? May kamasyas? Okay. Kami po ay magbabalik sa aming pag-uusap ni Engineer Lennon Cadiente. Ganap na pong 7 sandali bago sumapit ang 8 ng umaga. Ang oras na yan hatid sa inyo ng CA Copy Center. Alright. Nagbabalik po ang trabaho Sabado. Na tayo ba'y na-off ng konti? Okay. Kung kami po ay nawala ng konting segundo sa ere, at kayo po'y nagkahanap, ito po, muli namang bumabalik. Pagkat nagkaroon po ng trip off or whatever, yes, we call that, sabi ng technical, fluctuation. Okay, fluctuation. Ay, kaya pa sa nag-fluctuate itong si Mr. Yahoo, wala. Mr. Yahoo! Huh? Sipa? Oh, yan, ganyan. Pagka 3 minuto na lamang bago mag-8 ng umaga, magtatapos naman ang aming pag-uusap ni Engineer Lennon Cadiente. Itong pagdetest ng ano, ng water, ng inumin, ay ilang beses siya ito, Lennon? Yes, Romy, ito po ay ano, depende sa dami ng gumagamit. Kaya po yung water refilling station, ito po ang kanilang main na business, ito ang kanilang may inaalok sa mga tao. Ito po, sila po ay required na every month nagpapatest. Ah, every month? Opo. Okay. Ang local water works, ganun din po, ang negosyo nila ay magbigay ng serbisyo ng tubig sa mga tao. Monthly rin po ang kanilang examination ng water. Ah, ganun. Opo, ang mga schools ay hindi naman po nagninegosyo ng water. Ito po ay nirequire ng DepEd sa kanilang ahensya ng twice a year. Ang mga condo unit, ano po, per month, ang mall, hindi ko alam kung per month sila. Pero yung pong mga fast food sa kanilang lugar, eh,
per month po ang examination. Okay. Yan po ang frequency. So, merong monthly, merong ano, twice a year, gano'n? Opo, may twice a year. Meron pong once a year lang din. Ah, yun. Tulad ng nabanggit mo kanina, once a year. Eh, itong sa mga schools ay, no? Every month of June and February. Yan po ang ating sinet na target. Okay. Opo. Ay, dito sa mga pag-test na ito, meron bang natetest kayo na positive sa bacteria, ano? Opo, particular na lugar? Opo, meron tayong mga positive na nakikita. At Judge Romy, ano to, maraming sa mga to ay binibigyan natin ng tulong para ma-identify kung saan ang gagaling ang kanilang contamination. Okay. O, meron tayong mga retesting na ginagawa. Meron po tayong isa sa mga maalala ko ay nangyari sa kakabilang probinsya na na-identify po natin, Judge Romy, yung condo mismo, yung building ay positive. Oh. Ay lahat po ng disinfection na ginawa nila, okay, pagkatapos ng ilang araw, positive na naman, ang identify po natin ay yung pong local waterworks nila ang may problema. Okay. At paano po natin ginawa yung Jeromy? Ang ginawa namin, sa katabi niya na food establishment, kami po ay nag-request kung pwede makakuha rin ng sample ng water na nanggagaling sa kanilang kusina. Alright. At nung nakita po natin, at yung pong mga sample na ito, hindi namin tinest, pinadala po namin sa Manila. Mm-hmm. At nakita po namin sa may-ari ng building at sinabi namin na ang water supply po natin ay ang contamination sa water supply ay nanggagaling po sa local waterworks. Judge Romy, napakaganda na nangyari. Oh. Nagkaroon ng pagbabago dun sa serbisyo ng municipal local waterworks. Mm-hmm. At kami po ay nagpapasalamat na yung palang pag-retest namin, pag-extend ng aming serbisyo na ilibre yung kanilang mga retesting para malaman lang kung saan ang problema ay nagdulot po ng magandang pagbabago sa kanilang komunidad. Ayun po ay napakagandang balita para sa amin. Okay. Magandang serbisyo ng LeadServe Analytical Laboratory. Although, marami pa rin mga testing centers dito sa atin sa Lucena. Opo. Oo. Subalit nanguna riyan ng LeadServe, mga kaibigan. Opo. Bueno, ibali nga natin doon sa palaro o sports. Yung swimming team ng Lucena ay ayos ba yung kinabibilangan ng yung children ng anak mo? Just Romy, napakagandang ang blessing na nakuha nila sa Cebu. Si Peter, ang pamilya ni Dian, Peter Dean, ang pamilya ni Mikos Trinidad Panginoon, ay napakasaya. At sila ay... Yan yung taga Lucena yan. Taga Lucena, mga contingent natin from Lucena City. At sila ay nakipag-compete saan? Cebu sa City? Sa Palarong Pambansa sa Cebu. Cebu. Recently sa Prisaa. Oh. At ang balita, Judge, pinakamaraming medalya. Ang Lucena? From si Peter, from Manuel Inverga University yan, foundation na swimmer natin. Okay, tinan mo yan, Mr. Yeho. Meron pa lang medalya. Ilang medalya ang nabalagwit nitong mga nalusinahin? Judge Romy, hindi ko na po mabilang, pero makikita ko sa Facebook, talagang nakangiti ang mga magulang. Palagay ko po napakarami. At balita po sa Prisaan, nakuha yata lahat ng event. Oh, good. Dominate ng from Lucena City. Batin mo. Maraming salamat yun sa pagsuporta ng ating kagalang-galang na Gobernadora Helen Tan. No, ha? Pagkat yung pagpapadala ng ganyang mga palaro, di ba, probinsya ang nangangasiwa niyan? Opo, tsaka ng ating malaki din po ng napaka ng mga suporta ng ating divisions office at ng Lucena City local government. Napakalaking tulong po ng ating mga leader natin. Okay, thank you. Kita mo na yan, mayroon palang lusinahin, lalo tigit kinakatawan ng Inverga University ang swimming team ng Lucena. Congratulations! Mr. Yeho, ano masasabi mo? Okay. Judge Romy, pasalamatin din natin si Coach Virgie ng Yes, si Coach Virgie. Okay, congratulations. At sana ay pagsumikapan natin na lalo pang sumagana ang swimming enthusiast dito sa Lucena. Okay. Engineer, pwede ka na pong parting words mula sa'yo. Judge Romy, nagpapasalamat kami sa opportunity na binigay mo sa amin para mabigyan ng
balita ang mga kababayan natin. Kami po ay magbibigay ng ano ng mga libreng test para sa schools. At asahan niyo na magkakaroon tayo ng baseline kung ano ang status ng ating water quality sa Lucena City na hindi ito ano, hindi ito anong tawag dito, hindi independent sa barangay, independent sa anumang agency. Ito po ay manggagaling sa school. Ang data po ay galing sa school, so malalaman natin kung ano gaano kaligtas ang mga tubig na ginagamit ng ating mga mag-aaral. Salamat, Judge Romy. Okay, maraming salamat sa iyo, Engineer Lennon Cadiente, sa iyong pagbibigay sa atin ng oportunidad na ikaw ay makapanayam sa araw na ito ng Sabado, sa ating trabaho Sabado. Kaya't, Mr. Yahoo, bigyan mo nga ng isang yahong tumataginting si Engineer Lennon Cadiente ng LEADSERV Analytical Laboratory. Okay. Thank you. Okay, nagbabalik po ang trabaho Sabado. Ano yung pa-intro kanina ni ano? Nung kaibigan natin, mga Enero, ano? Karpentero, kaminero, panadero, lahat ng nagtatrabaho ng Sabado ay kasama natin sa trabaho Sabado. Good morning! Trabaho Sabado, sangayon kay Lingling. Okay, good morning din sa'yo. At good morning din sa lahat ng ating mga regular listeners ng Trabaho Sabado. Mga brad natin sa Lambda Kappa Phi, mga brethren natin sa Galilean Lads number 37. Hindi po natin kinakalimutan sa sandaling ito yung ating pong pagtaguyod ng kulturang Pilipino segment na kung saan ay atin pong fini-feature ang awitin, musikang Pilipino, na pagminsan ang umaawit po man din ay mga foreigners, hindi mga Pilipino. Subalit kanilang gusto at kanilang naibigan ng himig ng musikang Pilipino. Sa araw na ito, mula sa pagsiliksik ng aming masipag na program director, Gretz, ang feature natin, Gretz, ay ang isang awiting Pilipino. Sinang kumatahan ito? Originally, ito po ay created, I believe, for choral singing talaga. Ah, yes? Opo. And it is titled... Ang title po nito ay Kruhay. Mula po ito sa ano? Mula po ito sa Panay. Kruhay? Yes po. Na ang ibig sabihin ng Kruhay? Meaning po ng Kruhay ay long live. Long live. Yes po. Ito nga naman, no? Long live ang ibig sabihin doon sa salitang kinaray-ah. Yes po. A language native to Panay Island and in the Central Philippines. Oh, yan, kita mo. Ang dami kasi nating, alam mo bang, eto nga, itong muna, didiscuss natin ng konti. Itong Senado ay nagkaroon ng isang bill na pinatitigil nila yung, ano, yung mother tongue education. How do you understand this, Gretz? Mother tongue education. Oh, okay. So, currently po kasi sa yung nakalipas pong curriculum, indinagdag po nila yung mother tongue na language sa earlier years ng education natin, which is the founding years of education. I think it's grade 1 and 2, kung hindi ako nagkakamali. And for that matter, ang tinasabing mother tongue ay yung mismong dialecto ng lungsod ng lugar, ganun? Halimbawa, sa Bicol, doon sa bandang... sa bandang Uwas o sa bandang Iriga, ay doon may dialekto. Iba kaysa doon sa ano, magkalapit lamang yun, ha? Yes po. Magkapalapit na bayan, pero magkaiba ang ano, ang dialekto. Yung bang ibig sabihin? Basically, parang ganun din po yun. Pero by definition po kasi kapag sinabi nating mother tongue, yan po yung unang language na natutunan ng bata. Ay, tama. Alibaba, mama.
Datas. Di ba ganun? Di ba? Ano po? Halimbawa po, between English and Tagalog, kung ang isang bata po ay pinanganak abroad pero ang kanya hong natutunan ay Filipino, kasi yun po ang itinuro sa kanya sa bahay, that is what we call his mother tongue language. Yun, ang maliwanag. Hindi naman yung, ibig sabihin yung unang natutunan ay yung gatas. Ay, siyempre, humihingi ng gatas eh. Okay, ay, mama, papa, ate. Tama yung iyong paliwanag niyan. Kaya dyan ka lamang, huwag kang aalis dyan. Ito po ang ating malaking suporta dito sa star of the show natin, si Gretz. Mother tongue, so it refers to the first language learned at home by a child. Ah, Gretz, ganoon. Mm-hmm. Yes po. Halimbawa, siya ay pinanganak sa... ang ina niya ay Pilipino. Mm-hmm. Ay hindi naman marunong mag-English. E di yung kanyang foreigner na husband, English ang kausap. Ay, di English yung natutunan niya. Mm-hmm. O ngayon, anong ibig sabihin niya? Baliwanag po. Well, kung ganun po ang sistema na English po ang kanilang ginagamit sa bahay, yun po ang ma-adapt ng bata, yun po ang kanyang mapaperceive na tunog. Okay. Therefore, the mother tongue, regardless of yung kanyang race or regardless po ng lahi ng kanyang nanay at tatay, ay will still be English. Yes, very good. Talagang ito, on the spot na tanong ko sa'yo, pero nasagot mo kagad. Pagkat ito ay isang Senate Bill number 2457, which seeks to discontinue the mother tongue-based multilingual education sa K-12 program. At sa ngayon, doon sa sa bill, mayroon palang estimated na 245 languages, Gretz? 245 languages from several ethno-linguistic groups sa bansang Pilipinas. Ang dami, no? Kaya ang magaling dito ay si Mr. Lozano. Yung kahit anong lingwahe ay alam noon. Basta dyan sa bandang Visayas o kay Mindanao, ay alam niya ni Mr. Sol, ang aming technical director. Kaya ito. Kaya ito pong aming i-feature sa ngayon. Anong grupo yun, Gretz? Ito pong ating i-feature actually is from Utah State University. Yes. So sila po ay known as Utah State University Choral. Yes. Wherein meron po silang isang naging student doon in music na Pilipino. Pilipino? Opo. Okay. So I believe Mr. Lawrence, I forgot the last name though, siya po ay nag-aaral ng conducting. So, he used the song Kruhay para gamitin sa kanyang recital. Na itong Kruhay, ang ibig sabihin ay long live. Yes po. Ito ay mula sa Kinaray interpretation. Yes po. Yun, sa Panay Island. Opo. Okay. And additionally, para po, kumbaga po para magkaroon ng idea kung ating mga listeners what Kruhay is. Yes, what Kruhay is all about. So, the song is based on a folktale. Mm-hmm. So, it narrates the arrival of 10 Bornean datus exiled by their ruler, Sultan Makatunaw. So, they reached the shores of Antique in Balangays and brought sadok or a wide-brimmed hat and kulintas, which they bartered with the indigenous ati. Yun. Ang baut pala sa salitang antike sa Panay ay balangay. Mm-hmm. By boats in balangay. At saka ang yung sombrerong malapad tulad ng sombrero mong ginawa, ang tawag ay sadok. Yes po. Sadok. At ang necklace naman o kwintas, ang tawag ay kulintas. Mm-hmm. Okay. So, there you go. Okay, pwede nating feature yan. Come in! Oh,
Hey! Galing! Kruhay, mga kaibigan. Mula sa pag-awit ng Utah State University Choral. Ang galing gawit sa. Meron pang hi! Ano yung aso? Kruhay! Kruhay, kruhay. Ibig sabihin mga kaibigan ay long live. Long live the Philippines! Alas 8:24. Okay, patuloy tayo mga kaibigan sa trabaho. Sabado, alas 8:26 sa Bagong Pilipinas. Ito po ay inyo pong asahan at magkakaroon po ng ilang pagbabago sa programming ng DZDG 96.7 FM Destiny Radio. Ayun pong inyong asahan na mula, ayun may running niya sa August 1st? August 1st, yes po. August, unang araw ng Agosto ay sasahing papawid na po ang isang palatuntunang bayad na palatuntunan. Yan ay pinagmatang anong pamagat? Serbisyo mismo po. Serbisyo mismo ni na Ginoong ano? Yes. Gemi Formaran and Mr. Ace Fernandez. And po. Mr. Ace Fernandez. Ang running time po niyan ay mula alas 8 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga po. Sapagkat yan pong palatuntunan yan, serbisyo mismo, ay naglaan ng magandang format at inyong pakikinabangan ng mga impormasyon, mga balitang lokal, mga opinyon na nais mamparating sa pinakamalayong lugar ng Pilipinas, ang mismong ano mismo serbisyo mismo ay tuloy sana sasabihin ko mismong trabaho ang permanent tawag yun? Mismong trabaho ano mismo serbisyo mismo serbisyo mismo ay okay na kung pa naliligaw pa ako. Anyway, welcome to the kingdom of DZDG. Ginoong Gemi Formaran at Ginoong Ace Fernandez ba? Fernandez. Welcome po kayo sa kaharian ng Destiny Radio. Nakadestino po talaga yata na kayo ay dapat mapakinggan sa DZDG sa inyong mga mahusay na pagtalakay at pag-ugat ng mga suliraning pambayan. Okay, dalawang maginoong broadcaster ng lalawigan ng Quezon. Okay, mismo trabaho, ano? Mismo serbisyo mismo. Serbisyo mismo. Alam mo ba, Gretz, na naniniwala ka ba sa duwende? Naniniwala ka ba dun sa ano, yung tawag din na yung sinusuob, yung ano yun, nanununo? Yung mga ganun po. Oo, di ba? Sa Tayabas, ganyan niya. Sa Tayabas ay lumang bayan yan eh. Hindi nga na naranasan mong ikaw may magpasuob. Yes po, noon pong bata pa. Oo, yun. Di ba sinusuob yan yung mga, yung albularyo o yes, yung mga nanggagamot? Mm-hmm. Katapos may nakakita rin sa tawas, ano? Mm-hmm. Oo, yun. Kaya kung baka kasabihin, ay lalabas yan sa tawas kung anong kwan. Anong nakakaranasan mo sa tawas? Nung pong bata ako. Sige. When I was young, there was one instance when nagpapagamot po kami sa doktor and then yes, hindi po nawawala yung parang ano yun, parang nalulumpo.
Oh, yes. So, parang hindi po makalakad, ganyan, for some reason. Tapos nagpapagamot po kami sa doktor. Nag-test na ng blood and whatnot. Wala pong significant findings. Everything is normal. So, my mom and dad decided na pumunta tayo dito sa particular na albularyo. And then, ang sabi po doon ay, meron daw po akong nasipa na duwende. Yun, kita mo. So, saan lugar daw yun? Naglalaro ka noon? I'm not sure. Hindi ko na po masyadong tanda ang details. Pero ang sabi po ay, ang ginawa daw po nung magulang nung nasipa akong duwende, nung magulang na duwende, ay nilagyan daw ng mga buhangin ang aking paa. Tapos? So, the albularyo did some things. Like, hinilot yung aking paa. And then, according to him, he was extracting yung yung inilagay na buhangin. Okay. And then after 2 days, I was able to walk. Yes po. Oh, but tinan mo, ano? Pagkat, ako'y ganyan din. Ako'y kung saan nagsusunod ng maglalaro, yung mga bahay-bahay, kung ano. Aba, lumalabas nga naman sa dawas, ano? Ngayon, ito ay idinugsong ko din, malakas ang paniniwala kasi, Gretz, ng mga tao sa Iceland, ha? May isang isang bansa. Ito mga Iceland, ano? Europe ba ito? Ano? Hindi mo alam, ano? I'm not sure. Let me check. Oh, yes, okay. Sabi, sa Iceland, ay malaki ang paniniwala ng mga taga-Iceland tungkol sa nuno sa punso o mga duwende. Kapag mayroong bahay ng punso sa isang lugar na matatamaan ng halimbawa road construction, yung gagawing highway, halimbawa, ang gobyerno ay nagpapatawag ng mga mistiko, mga psychic, upang makiusap sa mga duwende na humanap sila ng ibang tirahan. Tinan mo. Dahil sa kanilang paniniwala na merong ganitong nilalang ba? Created siyempre, no? Di ba? Mm-hmm. Although, sa ibang dimension, hindi natin kita biro mo nga, mananawagan muna ang gobyerno ng Iceland na makikiusap doon sa mga nagsusuob. Pakiusapan yung mga duwende na umalis ang doon sa lugar pagkat may gagawing construction. Kaya para wag masalanta yung kanilang tinitirahan, nakikiusap doon sa mga duwende. Kita mo yan. Ito'y kababalaghang hindi kapanipaniwala. Subalit, nangyayari. Ano, Gretz? Mm-hmm. Kita mo na yan. Nasaan na yung sinabing Iceland na yan? Wala dyan tungkol sa tungkol sa duwende. napakaganda rin dyan sa Iceland, Gretz. Mm-hmm. Yung may tinatawag na Borealis ba? Aurora Borealis. Yan. The Northern Lights. Yes. Pagkaganda-ganda rin talagang aabangan mo. Sabi ng aking anak na si Joy, sila galing doon, sabi, daddy, talaga napakaganda. Ayan ba yung mga view ng Iceland? Yes po. Okay, very good. Okay. Yan nabanggit ko lamang dahil yung si Ate Rose, sabi ko kaman, magpasuob ka na lang muna. Yun nga pala, totoo. Ay merong balon na, no? Yung balon, alam mo ko sa Kabikula, merong tawag din sa mga bukid, balon lang ang kinukunan tubig. Mm-hmm. Kailangan niya taron si Lennon Cadiente para matest yung water. Kutulod ng karanasan mo na merong nasipang duwende, ikaw ay nag-isa ng buhangin, itong si Ate Roseno, nasipa daw yung dunde doon sa may balon. Ayun, namagaang 20. Sinoob. Wala nga naman. Kita mo, Gretz. Although, trivia, ito po ay nasa periode po. Nasa periode ko po kasi, nasa bansang Iceland, ay ganyan pala ang kanilang tradition.
Alam mo kasi yung tradisyon na yun eh, matindihan. Alas 8.35 mga kaibigan sa buong magandang Pilipinas. Okay. Pao, nagbabalik ang trabaho Sabado. Ginap na pong 39 minutes after 8 o'clock. Ibig sabihin, 21 minuto na lamang bago mag-ikasyam ng umaga. Diretso ako, direct. Ha? Diretso ako hanggang alas 9 ng umaga. At yun nga lang, ang trabaho Sabado po, eh siyempre tuwing Sabado lamang. Saturday! At may kantang naman. Ako pala, dapat mayroong kantang yung Never on Saturday. Never on Monday hanggang Biyernes, only on Saturday. Okay, Saturday. Itong si, ano, sabi ni Chis Escudero, meron palang excess fund yung ano, PhilHealth. Katakot-takot na buhay ito. Ang excess fund ay umaabot sa 89.9 billion fund ng Philippine Health Insurance Corporation. Abay, tinan mo yan. Samantalang maraming liabilities daw sa hospitals, unpaid. Kaya maraming, ano, maraming nagre-reklamong mga private hospitals din eh, sa discarding ito ng ano, ng Department of Health. Eh sabi ni Senate President Chis Escudero na isang Bicolano from Sorsogon, pinagmamalaki ito ng mga kababayang Bicolano Sorsogon, ano ha? Sabi ni Senate President Escudero, the bigger question for me is how did PhilHealth accumulate that amount when hospitals are complaining that they are not getting paid their dues by PhilHealth? Ay tinamaan ng magaling. Itong Department of Finance ay nagbigay ng direktiba sa PhilHealth na ibalik sa Treasury ang 89.9 billion pesos na excess. Ano bang excess? Grits. Oh, tama. Very good, Pao. Talagang cum laude nga ito. Ah. Ang excess ay sobra. Sobra. Ba't lang sosobra samantalang sobrang dami niya ng utang sa mga private hospitals? Excess funds to be used for government and program appropriate. Ah, ito. Ngayon ang ano, pinag-aawa niya yun. Meron kasing tawagin dyan sa ano, budget, yung mga unprogrammed appropriations. Ayun yung mga ano, sinisingit-singit. Pagkatapos eh, marami kasing ano, maraming magic dyan sa ano, sa pag yung pananalapi na ang pag-uusapan. Kaya ang mga medical groups, ay sila po ay nagprotesta sa ginagawang ito at sinabing ang PhilHealth na ibaba naman ang contribution rate para matulungan ang mga may hirap na pasyente. Sa pahayag nitong ating Pangulo ng Senado, Escudero, sinabing itong isyong ito ay talagang dapat talakayin sa deliberasyon sa proposed budget, 2025 national budget. Pagkano budget natin na nakapropost? 15.3 trillion. Kita mo na yan. Yan yung utang. Utang natin yan. Ha? Utang. Kaya masigit pa rito ang magiging budget natin. Kaya sabi niya, sabi ni, bakit, at sandali lang ha, at maganda yung mga diskarte ni Escudero eh. Nasa mo yun. Mr. Yeho, tingnan natin yung magandang sinabi ni ginagalang ko at hinahangaan na sana'y maging senador, maging presidente ito. Si Chis Escudero. Chis, ay ang mga magaganda diskarte. Meron nga pala rito mga mayors na binigyan ng award bilang mga pangunahing mayor ng NCR. O, nandun si Bico ng Pasig.
Hinahanap ko kagad eh. Ay, nandun yung ating idol si Biko. Siyempre, nandun din yung ating hinahangang si... City Mayor ng... ayan. Oh, kita mo. Spotlight ng mga top city mayors dito sa bandang... Ano ito? Si Belmonte ang pangunahin with rating of 90.5%. Tinong ito si Belmonte. Nababagin na ng boses nito, no? Ngayon, kaya no? Very cute kasi ang boses niya. Ngayon, nakukitan sa boses niya. Sinundan ito ni Malabon Mayor Sandoval ng na si... how do you pronounce this? Jeannie? I believe so. Oh, yeah. Hindi naman Gianna, no? Jeannie. Jeannie Sandoval. At sinusundan ng Navotas Mayor na si John Ray Tianco, 90%. Si Mayor Olivares ng Paranaque. At yan din naman si Caloocan Mayor Along Malapitan. At si Zamora. Si Zamora ko niya ni San Juan. Hinahanap ko kanina, Gretz, walang ko na, no? Yung mga top ranking mayor ng din sa Southern Tagalog, ano? Wala, Gretz, ano? I think meron? Na po. Oh. I'm just not sure kung ano ba. Parang nabasa ko na po yun before. Si Mayor Lovely, ano ba? Kasama ba? I think Mayor Lovely was awarded with another award. Mm. Nakasama po sa mga top mayors din po. Oh, yes. Yes, because she's doing good. I'm not sure lang po kung ano yung awarding body na nagbigay ng award kay Mayor Lovely. Okay. At, hindi tayo furnished ng balita dyan sa mga top ranking mayors ng Southern Tagalog o ng Calabarzon. So, balit, dito kanina, pero kasama dyan si Biko, ah. Gretz, ba't nawala niya sa listahan mo? Si Mayor Vico po ay I think wala sa top 5. Pero wala. Nasa top 10. Okay. Oh yes, he should be. Sapagkat yan ay pangunahin kung ano eh, kung merong dapat na umugit ng ano, pamahalaan sa Senado, yan ang mga talagang senatorial balls kung tawagin. 82% si Soto, Vico Soto. At itong si Rex Gatchalian, ay tiyak na, iboto po niya si Rex Gatchalian. Sa ginagawa niyang yung pagkakabulgar ng pogo-pogo ni Mayor Goo na binigwasan ng todo naman ni Senadora Ontiveros. Kahit mga kalaban si Ontiveros ng administrasyon na iboto natin yan. Yan ang mga dapat iboto. Talagang pinangangatawanan ang kanilang sinumpaang tungkulin at tunay at natural ang kanilang paglilingkod katulad ng ginagawa ng ating governor. Di ba? Doktora Helen Tan, ay medyo siningit natin tanong eh. Totoo naman. Sapagkat yung balita nating lokal kanina ni Bert Bayon, na itong si Dr. Kim Tan, anak ba ni governor? I believe panganay na anak po ni Governor Helen Tan. Ah, hindi ko alam kasi. Sorry. Now I know. Mula kay Gretz. Panganay. Pagkat kasama siya ni Third A. Vice Gov Third A. Alcala. Pumunta sila sa Balisin? Nakapunta ka na ba sa Balisin, Gretz? Ay, hindi pa po. It's an exclusive na ano di po ba? Balisin na? Mm-hmm. Sa Balisin? Ako ba yung nakarating na ron? hindi ko po alam. hindi, narating ko na yata yan. Baka may demensya na ako. Ikaw pa, may demensya mo. Ikaw ba yung nakarating sa Balisen? Hindi pa? Yung kasing Balisen Island ko niyan eh. Doon yata, dapat may mag-i-sponsor sa'yo. Doon sa island na yun, guys, may mga villas doon. Mm-hmm. Ang gaganda. Ay, talang worth it. Halimbawa, libo-libo nga lang eh. Subalit, bagamat yun ay rich sa, kumbaga, sa tourism, yung particular na lugar na yun, ang pinuntahan niya ata nitong si Dr. Kim Tan. Mm-hmm. Pero meron pang Don.
Ay, iba po yata yung Don Kim. Bariyata ba yun? Bariyata po. Bariyata. Ay, wala, stick na buhay ito. Ay, wala kay Don Kim. Ay, don, yung pala si Don Kim, bariyata yun. Nasa ngayon ay naging espesyalista. Good morning, Dr. Don Kim Bariyata. Labing isang sandali bago sumapit ang ikasyam ng umaga. Uy, may baliktan tayo, good sir. Yes po, we do. You are not reminding me, Ms. Director. Nalimutan mo? Hindi naman. Hindi naman po masyado. Sisingit ko muna itong sa anti-aging cream. Gumagamit ka ba ng anti-aging cream? Hindi po. What my friend recommended to me is a moisturizer in the evening bago matulog. Yes. Sapagkat sabi nitong si Francis Kong, kilala ba si Francis Kong? Hindi. He is an author, writer, at a motivational speaker. Ang galing nito. Marami itong kaibigan dito sa Lucena. At ito ay hindi ko pinapaligtas ang column nito. Yung kanyang column na Business Matters, ang galing. Sabi niya, yeah. Have you, you're reading this column. Sabi niya, approaching 95 years old of age, itong si Mrs. Santos, sabi niya, ay hindi siya ano, hindi siya nababalisa kung ano man ang kanya sa buhay. Basta meron siyang, sabi niya, investment na niya yung kanyang lifetime. Itong biro mong 95 years old siya. Sabi rito sa bandang huli, ito maganda eh. Ultimately, age is not a determinant of our potentials. Di ba? Kung isa sa Tagalog mo, Gretz, ay... Hindi daw po hadlang ang ating edad para ma-discover natin ang... O para makilala natin pa ang ating mga potentials. Very good. Talagang pangkumlaw din talaga ito si Gretz. sabi niya, but a testament to our resilience and adaptability. As you grow old pala, Gretz, ikaw, you're still very young. But this year, Lolo, I'm old. Sabi niya, pursuing our passions. So, tulad nitong ginagawa ko bilang literado, ang passion ko po kasi mula nung ako teenager ay radyo. Pursuing our passions, charting new paths, and making a meaningful impact on the world is always possible. Kita mo na, Gretz. There is no doubt you can reach your goal na maging isang singer at isang lingkod bahay niyang Tayaba City. Malapit na kayong mag-file ng CO, siya nang. Ipag-file kita, maniwala ka sa akin. Huwag kang tatanggi. Mamanisa, huwag kang tatanggi. At always possible, sabi niya. Sabi niya, so let us cast aside the shackles. Ano bang shackles? Ang shackles ay yung nakakulong ka. Ang shackles ay parang ano ngayon sa pulis? Posas, yes. Nakashackle ka. Shackle ang tawag dun eh. Sa Amerika, ang tawag dun eh, posas. Ano sa English? Pau. Kita mo na. Pero tawag dun ng mga pulis ay shackles. Sabi niya, na magkakaroon ng limitation. Sabi niya, embark on the transformative journey of reinvention, knowing that greatness knows no age. Maganda, Gretz, ano? Ha? Sabi, knowing that greatness knows no age. Tama. Someday, you will be great someday, Gretz. Just go on, sail on and on. Follow your dreams until the end of the rainbow. Matatagpuan mo ron yung iyong pangarap na Wigo. Meron ka ba yan? Ha? Meron ba? Okay, baliktan tayo. Baka mag-over siya tayo ngayon. Parang marami akong adlib ngayon. Okay, magbaliktan tayo mga events na nangyari itong nakalipas na mga araw at linggo
Subalit dapat nating baliktanamin ang magagandang bagay tungo sa good governance ng mga leaders natin sa Quezon at kung sakasakalit sila'y tumatalima sa kanilang sinumpaang tungkulin. At sabi pa nga ng ating Governor Helen Tan, hindi pa siya nasisiyahan. Ang kanyang dream ay lalong yumabong at sana'y maging maligaya ang lahat ng mga Quezonians. Okay, balik tanaw. Umaasa si Governor Dr. Helen Tan na bago matapos ang taong ito ay fully operational na ang Candelaria District Hospital. Hindi pagkatapos na magkaroon ng ilang improvement ang nasabing paggamutan na sinimula nang umupo si Governor Tan sa Kapitolyo. Target ng pamahalaang panlalawigan na maging level 2 ang nasabing paggamutan. And then hopefully, siguro after a month, ma-bless natin to, mabuksan slowly, like yung OR natin, tama Doc, no? DR natin, tapos yung provisional ICU natin. Actually, ito ano eh, parang while waiting to transfer to QMC. Kasi kung makakuha tayo ng specialist dito sa inyo, then it's okay to operate ICU here, no? And we're hoping na before the year ends, ay fully operational to. But partial lang to sa development po ng Candelaria Hospital, no? So may mas malawak pa kaming plano kasi ang gusto natin to increase it to level 2. Pero we'll start with level 1 plus plus plus. Samantala, tuloy-tuloy din ang ginagawang improvement ng mga ospital sa tatlo pang distrito ng Dalawigan na siyang makakatulong para ma-decongest ang Quezon Medical Center. Kaya isa ang Candelaria Hospital as the strategic location doon sa apat na i-increase natin yung kanilang service capability para ma-decongest natin ang QMC, no? So it's Candelaria, Infanta, Bonpen, in Catanawan and Lopez, no? So apat po ito na mga hospital na inilalapit natin ang mas malawak na serbisyo. Hindi madali, but we'll get there, no? So, progressive yung realization ng ating plano sa hospital networks natin. Ayon naman kay Dr. Jean Loria, malaki na ang naging improvement ng Candelaria Hospital. Kaya nagpapasalamat ang mga ito sa gobernador. Nag-start na rin kaagad yung rehabilitations ng hospital. And eventually, napakalaking improvement sa structures, and lalong-lalo na sa pag-cater ng mga patients natin dito sa Candelaria. And not only Candelaria, and the other nearby towns din. So, we appreciate really the efforts na ginagawa ni Governor Helen Tan sa paglalabi, sa kung saan-saan, paghanap ng pondo, para lang mapagawa po ito. Bert Abrigo nag-uulat para sa DZDG. 96.7 Destiny Radio at your service. All right, thank you sa ating kasamang Bert Abrigo sa kanyang pakikipagkaisa sa atin na ihatid sa inyo ang baliktadaw mga pangyayaring naganap nitong mga nakalipas na araw at linggo. Subalit dapat ating tanawin at manatili sa ating alaala ang magandang trabaho na ginagawa ng ating mga masisipag na leaders ng lalawigan ng Quezon at sa iba't ibang munisipyo ng Quezon at dalawang lungsod ng probinsya ng Quezon. Okay. Itong, ba, malapit na akong mamaalam pala, Direktor. Ano raw itong mga bills na dapat na bigyang prioridad? Sa ngayon dito kay Senate President Chis Escudero. Ito yung sinusubaybayan ko ito, idol ko ito eh. Sabi niya, itong mga bills na kung ano-ano na lamang, hindi yan ano, priority. Yang cha-cha na yan, cha-cha-cha-cha-cha-cha. Hindi yung kasama mag-rets. Eh, babaguhin niyo pa yung kung mag-gastos naman. Kaya sabi niya, bills which can affect
the same result, but without the needless political noise and bickering, will be prioritized. Wala na yung mga bickering yung, wala na mga puro sound and fury signifying nothing. Kaya at nagpahayag ang kagalang-galang na Chief Escudero, sana'y maging presidente ito. Sa kanyang talumpati sa Senado, unanimous and unbending stand in defending the country's independence and sovereignty amid rising tensions with China in the West Philippine Sea. Magaling itong batang ito. Bata pa ito sa akin. Ilang taon si Chis, kalam mo, Gretz? Around 50. 50? Okay, kita mo na. Para pala itong anak kong panganay. tingnan natin. Sige nga, Mr. Senate President, it's our pleasure to listen to your speech. For me, the reverse is also true. Our triumph as a country and people will be their triumph as well. And in this regard, your Senate shall not falter. Your Senate will always prevail. Kita mo na. Your Senate shall not falter. Your Senate shall always prevail. Yan ang mga berada ng Bicolano. No? Okay. Wala na akong oras. Mag-overset ako pa. Baka ako'y pagalitan ng direktor. Ay maraming salamat po mga kaibigan sa inyong pagsubaybay, sa mga nakasama namin mula sa labas ng himpilan, sina Gigi Medinilla, si Vel Marasigan, at siyempre si Ginoong Bert Abrigo mula sa labas ng himpilan yan. At siyempre dito naman sa aming studio ay nandiyan ating sa technical department si Engineer Cum Laude Pau Guanyo. At ang guiding star natin tuwing Sabado, nandiyan po ang aming program director, Gretz Reyes. At sa inyo po naman mga kaibigan na nakakasama namin lagi sa trabaho Sabado mula noon hanggang kailan? Hanggat gusto niyo po. Hanggat gusto ko. Baka mamaya, asin mo sa programa ko. Huwag mong ipagbibili itong programa kong ito. Okay, ako po ay natutuwa lamang bagamat gutom na at di pa nag-almusal. Sana po sa ating pag-iwalay sa umagang ito, bigyan po tayo ng lakas ng buhay, magandang kalusugan, walang kaaway, at ano man pong konting tampuhan ay magpasensyahan, at lagi-lagi na pamilyang Pilipino ay magmahalan, at siyempre sa inyong lahat, magandang umaga!